Hey guys! Bigla nga akong napaibig na magluto or gumawa nitong banana cake. Alam nyo ba kapag ako yung mismong gumawa ng banana cake, talaga namang sarap na sarap ako. Siyempre, ako ang nagluto. Pero sabi din naman ng ibang nakakatikim, talaga naman daw masarap yung gawa kong banana cake. So kung gusto nyo pong malaman kung paano gumawa ng banana cake, ay eto, panoorin nyo po itong ating recipe ngayong araw. Bale, meron nga po ako ditong 4 na pirasong overripe na saging. Binalatan ko na po ito kagabi, tapos inilagay ko na lamang po sa ref. Tapos, durugin lamang po yan at naglagay po ako dito ng 2 piraso ng itlog, tinunaw na margarine, at asukal. Pwede din po ditong tinunaw na butter. Pero kung hindi po available sa kusina ninyo ang margarine at butter, ay pwede naman po yung ordinaryong mantika lang. Okay na po yon para lang po maging moist itong ating banana cake. After po mapag-mix yung ating mga wet mixture, ay isunod naman itong ating mga dry ingredients. Bali, naglagay po ako dito ng 2 tasa ng harina. Bali, class A na harina po yung ginamit ko dito. Naglagay din po ako ng baking powder at cinnamon. Pero yan naman pong cinnamon ay optional lang po kapag meron lang pong available dyan sa kusina ninyo. Kung wala naman po ay okay lang din naman po na wala nun. Tapos hahaluin lamang po natin yung mabuti hanggang sa mag-combine na po silang lahat. Kapag ganyan na po ay okay na po yan. Pangit din naman po yung na-overmix. At kapag ganyan na po ay naglalagay na po ako dito ng chocolate chips. Bali, yung ating pong kompletong sangkap ay ilalagay ko na lamang po sa bandang dulo nitong ating video. So halu-haluin na lamang po ng bahagya at okay na po yan. Pwedeng-pwede nyo na po yung i-transfer dun sa tray na paglulutuan nyo. Bali, yung tray po na ginamit ko dito ay nilagyan ko ng pinakangsapin sa ilalim. And syempre pinahidan ko na rin po yung mga palibot niyan ng mantika. Para naman po hindi tayo mahirapan ng pag-aalis mamaya. So ayan, ibinuhos ko na po lahat dito, ay pwede na po kayo maglagay ng pinakang toppings nitong ating banana cake. So ito pong sa akin ay chocolate chips ulit and naglagay din po ako dito ng sliced almonds. Pero kung hindi naman po available itong mga ito sa kusina ninyo, ay okay lang din naman po. Masarap pa rin po yung magagawa ninyong banana cake kahit na wala po kayong pinakang toppings. So niluto ko po ito sa oven sa loob ng 40 minutes sa 180 degrees. At after 40 minutes po, eto na, luto na yung ating banana cake. At para nga po masigurado na luto na itong ating banana cake, ay akin po yan tinusok ng toothpick. At nung malinis na yung toothpick, ibig mong sabihin yan ay luto na itong ating banana cake. So ayan na. Napakaganda po ng pagkakaluto ko dito sa aking banana cake. Bali, ito po ay atin munang bahagyang palalamigin bago po natin tanggalin dito sa pinakang lalagyan niya. Para po mas mabilis po nating maalis. And alam nyo ba, napakasarap po talaga nitong gawing merienda. At kung ikaw nga po eh mahilig magnegosyo, aba eh, napakaganda rin naman po nitong gawing business. At kung umabot ka nga po hanggang dito sa part ng ating video, aba ay pakipusuan nyo naman po itong ating banana cake. And pakicomment na rin po kung hanggang saang lugar po ba umabot itong ating napakasarap na merienda. At kung hindi ka pa nga po naka-follow dito sa aking munting kusina, ay paki-like or follow nyo na rin po. Salamat po! At syempre, patatagalin pa ba naman natin ito? Syempre, naghiwa na tayo dyan para naman atin ang mahusgahan itong ating ginawang banana cake. At talaga naman pong saktong-sakto ang pagkakaluto ko dito. Syadyaan na po kayo. Thank you for watching. Serve and enjoy!